showbiz fanatics. Is it true na bilang na nga ang araw ng mga TBJ and the rest of the employee ng Eat Bulaga? Ang buong detalye, pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga talaga namang nanonood at sumusubaybay sa ating mga videos. And now let's talk about our topic for today. May mga katanungan at ilan sa mga netizen nga ang talaga namang nag-aabang patungkol sa tunay na mangyayari at magaganap dito po sa longest running noontime show na Eat Bulaga, kung saan pinag-uusapan online ang patungkol nga sa pagre-resign ng ilan sa mga host at mga empleyado ng Eat Bulaga. Ilan sa mga katanungan ng ating mga netizen, they ask, are the employees of the longest running show Eat Bulaga being asked to resign? Entertainment columnist Christopher Means claimed that the children of the incoming Television and Production Exponent Incorporated, Tape Incorporated Chairman Romeo Halusos, are attempting to have current Eat Bulaga's employees resign. So marami na po ang nakaalam na talagang interesado po ang mga anak ng dating Chairman Romeo Halusos na siya na ang kanyang mga anak ang mag-take over para po dito sa programa ng Eat Bulaga. So meron po siyang hinihingi na magkakaroon ng mass resignation. Permin revealed to on her online program sa Showbiz Now na posible or na possible person to remove from the show original producer Tony Tobiera. And she also revealed that the program or the online program Showbiz Now na pinangalanan na po ang mga personalidad na sangkot dito sa kumpanya na ito. Ang nakasanayan na po natin na nakikita sa mundo ng showbiz, lokal na aliwan na si Mr. Tobiera. Ang tinutukoy na sinasabing mag-take over sa pamamalakad ng Eat Bulaga ay yung pinakamalaking share sa Tape Incorporated na si Mr. Romeo Halusos Sr. According also to Ms. Christopher Min, the children of ex-congressman visited Tape Incorporated office on Feb 28. She revealed ang unang-una raw na ginawa ng magkakapatid na ito ay pumasok sa office ni Mr. Tobiera, tinanggalan siya ng mesa, tinanggalan ng kagamitan at yung mga ginoong Halusos ang naupo doon. She also revealed that Halusos' daughter expressed her interest hosting the show while his son are said to be interested in managing the business. She also narrated tapos ang sumusunod na kwento na po ng aming impormante. Binigyan daw po ng mass resignation ang lahat ng mga miyembro ng produksyon. Lahat ng miyembro ng produksyon may mga mass resignation na dapat gawin. At ang kanilang sabi, babalikan na lang namin kung sino ang gusto naming kuhanin. Yan ang mundo. Mamimili ka talaga kanan or kaliwa. Kung saan ka maligaya, talagang doon ka, she added. She said that Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon would be taken out with Tobiera. She also reported that about Willie Villame taking over the show as replacement for Tito Vic and Joey ay hindi raw po ito or wala po itong katotohanan. Ito po yung kanyang pagsisiwalat. The columnist also expressed sana naman kung saan man paroroon ang programang ito para sa nakakarami pa rin. Walang masasaktan, manggagawa, walang mga host na malalagay sa alanganin at higit sa lahat, sana ang publiko ang magkaroon ng malaking partisipasyon. It has been recently revealed that Halusos seeks to take complete control of the noontime show. So ito po yung gusto kasi ng Mr. Romeo Halusos na finally sila na po talaga ang magkocontrol ng mga maaari pang mangyari dito po sa programang ito. And according po dun sa source, Halusos is also reported trying to remove Tobiera, who currently serve as the CEO and President of Tape Incorporated, which has been producing Eat Bulaga since 1979. Halusos and Tobiera own the company, but Halusos has the most stake. So, ibig sabihin, dalawa po talaga yung nagmamay-ari, si Mr. Romeo Halusos and Tobiera. Pero mas malaki po yung portion ni Mr. Halusos compared to Mr. Tobiera. And Halusos is considering replacing Tito Vic and Joey with comedian Jose Manalo, Wally Bayola, and Alan Kay. As the issue within Tape Incorporated continue, TBJ has report supposed to be met with the Manalo, Bayola, Alan Kay to consider the TV called Tabar Cuts. This would feature all six of them.
So, isa lang po yung pinatutungkulan ng mga updates na ito na talagang kumpirmado po talaga na bilang na nga pong ilan sa mga araw ng mga host at ilan sa mga empleyado ng Eat Bulaga. Isa ito sa mga pinangangambahan nga ng mga host at ng mga dating empleyado dito dahil maaari silang mawala ng trabaho dahil magkakaroon po ng tinatawag na mass resignation na ito po yung isa sa mga hinihiling ng bagong management na magmamanage po ng Eat Bulaga under Tape Incorporated. Which means kapag po umalis na ang TBJ sa Eat Bulaga, they are no longer under Tape Incorporated, but gagawa po sila ng panibago nilang noontime show at sinasabi nga na nagkaroon na nga po ng agreement at nagkaroon ng kaayusan sa pag-uusap between Mr. Tito Sen and Bossing Big Soto sa Net 25. So ito po yung isa sa mga rumors na nagsasabi na talagang ang kumpirmado na na sila po ay mapapanood na finally. Wala pa pong ibinibigay na takdang oras at panahon kung kailan po ito magsisimula. Pero confirm na po yan dahil nakausap na po nila ang Net 25 at sinasabing nagkaayusan na nga po. What will happen nga ba talaga to the Eat Bulaga? Dapitan City Mayor Bullet Halosos, who is current treasurer of Tape Incorporated, the production company behind Eat Bulaga, has spoken about the issue being faced the longest running noontime show. These past few days, the showbiz industry and online community has been talking about the rumored rebranding of the noontime show that has been part of the lives of many Filipino people for more than 4 decades. So talaga naman pinag-usapan po ito online. It was allegedly that hosts will be replaced and new format will be introduced. Speculation surfaced that the legendary trio TBJ will be replaced by Wawa Win. Ito po ay hindi, wala po siyang katotohanan. So, ang lahat po niyan ay pag-uusapan natin sa mga susunod pa nating update. Pero dahil dyan, may mga ilan naman na reaction naman ng ilan sa mga netizen, ano? Pero ito po naman ay may kinalaman dun sa kaarawan ni Maine. Sabi ni Loli Sisante, live po ang birthday ni Maine kahapon sa EB. Andun po ako, aldab po ako, tape lang po kahapon yung judgmental at one for all. Ayun. And of course, sabi pa nga ni Miss Bea Aguinaldo, aldab Eat Bulaga, Alden Richards, Maine Mendoza forever. Aldab Alden Richards, tao Eat Bulaga, the longest running noontime show in the Philippine television, climbing to the number one spot on Twitter. Follow show will undergo rebranding. Bigat sa dibdib 2017, but I'm still watching this Kalye serie. Ayan. So marami talaga ang medyo malungkot on our side kasi nga naman, 'di ba, napakahabang panahon na nating nakasama ang Eat Bulaga, pero sa isang banda, talagang masasabi mong walang permanente sa mundo. At darating at darating ang panahon na iikot po ang mundo ng marami, no? And of course, sabi naman po ni Ma'am si Emilia Isanan, hi Miss Darets, good afternoon. Salamat sa Diyos na iraos din ang selebrasyon ni Maine na maganda at walang gulo. Masaya lang. Mag-ingat. Mag-ingat bago ka mag-decide sa buhay mo. First, God. Second, your kids and husband, Richards R. Paulkerson Jr. Still praying for your safety and success in life. More power and God bless the Paulkerson Jr. family. Love you all from the city of full love, Iloilo. Ayan. Salamat po, Ma'am si Emilia Isanan. At salamat din po sa lahat po ng mga kababayan natin from Iloilo City. Ayan. So, thank you po and more power to your family. Stay safe and God bless. And of course, we still have another comments. These are the reactions. Hi, Miss Dalet. Happy birthday, Maine. Mrs. Paulkerson, salamat sa update mo, Miss Dalet, sa Aldab fans. Ako, 2015 pa hanggang ngayon. Mahal natin ang Aldab from Cebu City. Sana masaya ka sa birthday mo with Alden. Ayan. So, ito naman po ang ilan sa mga komento ng mga netizens po natin, ano, na talagang nag-aabang patungkol po sa mga updates natin dito po sa mga Hatis News. And of course, we still have another comments. Ito naman ang komento mula naman kay Miss Marina Rotairo. Happy birthday, Idol. Talagang pagkaarawan mo, patok ang EB. Talagang daming nanonood talaga. Idol, God bless you, pati kay Alden, pati yung dalawang anak nyo. Ayan. Salamat po, Ma'am si Marina Rotairo, sa inyo pong komento. At salamat din sa lahat ng mga umaabang at talaga namang lagi pong nandyan at nakabang sa mga updates po natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. For more updates, thank you for watching. God bless everyone.